Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ito nga pala ang inyong Ate Barbie. Nagbabalik. At huwag po kalimutan i-click ang subscribe notification button at paki-like and share na rin po mga ka-Barbie. Thank you! At ito na nga ang part 2. At yan nga guys, nakababa na kami ng bus patungo ng Macau at nandito na nga kami sa isang immigration na naman at another mahabang pila na naman. At ayan nga guys, pinakita ko ang mga tao, super daming taong gustong magkakapag-exit sa Macau at ayan nga sa sobrang dami ng at dami ng tao at haba ng pila, sumakit na ang daywang ng taong kasama namin. Ayan, pababa na kami ng escalator at sa wakas guys, ayan, paakit na kami ng exit at sa wakas guys, makaka-exit na rin tayo at mararating na rin natin ang exciting na basta papunta ng ating destination. At actually, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta, kaya hinahanap pa namin yung mga nakapaskil dyan. At ayan na nga guys, may nagturo sa amin na ang sakyan namin na bus, na ang sakyan namin bus ay 101 times, tapos nagbayad kami ng tig-aanim na dollar, Hong Kong dollar din guys, kaya ay hindi pwede ang octopus, kaya nagambag-ambag kami ng tiga-anim na dollar. Actually, ang binigay ko lang din ay $4. Wala eh. Sila nang bahalang magdagdag dyan. Ganyan kautak ang inyong Ate Barbie pag nasa biyahe. Ayan, 101 by 7. At sa wakas guys, nakababa. Nakasakay na kami at nakababa. Hindi na ako nakapag-video sa loob ng bus kasi sobrang daming tao. Ako hindi nakaupo. Ako'y nakabitin. At ayan, hinahanap na namin ang aming destination. Awan baga sa dalawang araw, ang sabi ay aming daw tour yung lalaking na yun ay hindi naman pala alam ang aming pupuntahan. Kaya ayan, nagpaligaw-ligaw na rin kami, pero actually nakita ko na yung sinasabi nilang biak na simbahan nung nasa bus pa lang kami, kaya lang ayaw nilang maniwala. So ayan na nga guys, sa pagtanong-tanong namin, na-reach na namin ang bukana ng aming pupuntahan at ang sabi ng aming pinagtanungan ay makikita daw namin yung fountain na yun. At pagkatapos, nakikita na namin yung way papunta doon sa biak na simbahan na yun. Ayan na nga guys, sinusunsun na namin ang mga tao na papunta roon. At wala rin naman palang punta rin aking kasamang arin na sabi ay may tour guide daw kuno kami. Yung pala naman ay tour guide ang laang at wala rin naman palang alam pagdating sa Macau. So ayan, wala naman kaming choice, nandito na kami, kaya sariling sikap na lang aming paghahanap kung saan ang destination. Maybe next time ay talagang kami ay aagahan na namin ang pagpunta para marami ang mapuntahan. Actually, ito pa lang ang aming napupuntahan dahil super haba ng pila doon sa immigration papunta ng bus stop. Bago ka nakalabas ng immigration, talagang may isang oras at kalahati tayo na kapila roon guys sa sobrang dami ng tao. Tapos ayun na nga, sabi ko sa mga kasama ko, ay dapat alam na namin ang pupuntahan namin. Pagdating doon, yung pala hindi pa rin alam. At ang sabi ako na may tiwalang-tiwala, na sabi ay may tour guide. Ayun na nga pala guys, piniplex ko yung parang barbecue na ano, pang snack nila. Ayan guys, peta nyo ang mga snack nila dyan. Pero ayaw ko niyan kasi hindi naman matamis-tamis yan. Ayun, tanaw na namin sinasabi nilang biak na bato, nasa may buka-buka na nang nga kami. At ayan ang aking nagmamagandang kasama, si Marsol. Ayan, tuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa maabutan na namin. Ayun, nasa tuktok na kami. Kaya ang pinapakita ko ngayon sa inyo ay yung ibaba na andito kami sa gitna ng may gitna ng mga simbahan na yun. Ayan guys, yun lang naman guys. Wala nang masyadong nakaka-excite na tanawin. Ewan ko lamang kung sa ibang lugar guys, kasi wala na kaming time para pumunta pa ng ibang lugar. Babalik din kasi kami agad ng mga alas 4. Actually, nagugutom na kami dyan. Pero sige pa rin ang picturan, walang kain-kain guys pa. Kaya yan, sabi tingnan namin yung loob at sinubukan namin kung anong meron daw doon sa loob. Pero ayan guys, ang loob, wala namang masyadong maganda. Ayan, yung mga pinto-pinto na yan na nakalakalahati lang, yun lang sila nagpa-picture. Actually, kumuha rin naman ako ng isang copy na picture doon sa may pinto na yun. Sobrang dami din naman ang nagtutour kasi ayaw ko kung anong meron. At ayun na nga guys, bumalik na kami at nakakain na rin kami. Kaya ayan, sinusunsun na namin daw yung pupuntahan namin na
na casino na yan, guys. Yung magandang-gandang ang design na building na yan. Ang sabi ay kami mapasok daw doon sa loob, saglit lang, ay hindi naman kami marunong magsugal. Kaya sama na lang para makakuha din naman ng kaunting experience, kumbaga charge to experience. Ayan guys, ang loob guys. Ang nakukuha ng kulang ay yung mga magandang ilaw na iyan. At ano ko ay bawal palang mag-video kaya hindi ko na sumakit na naman ang baywang kasama namin. Ayan, matanda na siguro. Ayan, napapunta na kami sa loob ng casino. Actually, ayan, pag nababa kami ng at hindi naman nga makakauha ng video doon sa loob at bawal, kaya lumabas na lang kaming tatlo at dito na kami nag-post-post, video-video. Ayan, nag-posting-posting ang mga kasama, picture-picture na mula. Gayun lang guys ang aming pagtutur sa Macau. Ayan, hanggang dyan lamang guys. At ayun na nga, nakakuha kami ng free shuttle bus. Papunta daw kami ng ferry at yun daw ang aming asakyan. At nakasakay na nga rin kami ng bus. At ayan yung aming isang kasama na maliit. Inapexplek ko din lang. Ayan guys, habang kami ay naglalakbay papunta ng ferry. Ewan ko lamang kung kami ay may maaabutan pa ng ferry. Dahil nagmamadali na nga kami ng uwi. Dahil ang aming mga curfew ay 9 o'clock ng gabi. Kaya maaga kaming umaalis kaya hindi na namin na-enjoy. Pagkapunta namin ng sa biglaan, pagkakain, pumunta na kami ng casino at sumakay na kami ng free shuttle bus na yan. I feel kami tuwan-tuwa pa at napag-picture-picturean ko pa yung free shuttle bus na ticket. Eh may free shuttle bus pala eh. Oh. So ayan guys, ang aking binibidyohan ay yung mga dinadaanan namin papunta ng pier. So mag-look around lang muna tayo guys habang tayo ay nakasakay ng shuttle bus papunta ng pier. So wala namang masyadong nakaka-excite na lugar talaga guys, pero nakaka-excite lang pumunta dahil lang mga nakikita natin sa mga video natin ay gayon maganda. At arang kababa na kami ng bus at papunta na kami patungo sa bilihan ng ticket sa taas. Ayan, ang baba ng pier, guys. At ayun na nga, guys. Nasa loob na kami. At yan, tinutungo na namin ang ticket boat. Titingnan natin kung merong available. At excited na kaming sumakay ng ferry. Siyempre, nangunguna ang aming tour guide na dalawa. Napili mag-jowa. So, ayan. Siya ang lumalapit. At kami pahuli-huli lamang. At kami mga bano. At sa kasamaang palad ay walang available na ticket. At merong available guys ay 380, kaya nag-decide na lang kami na bumalik at magbabas na lang kami. Sa kasamaang palad ay hindi namin alam kung paano pumunta ng at ang sabi ay malayo iraw. Kaya kung magbabas kami ay magagahol daw kami sa oras, kaya nag-taxi na lang kami guys. At sa loob ng taxi hindi ako makamove on. Dahil nag-free shuttle bus kami, pero ngayon nag-taxi kami pabalik. So ayun, doble gastos. At ayun na nga, nakapila na kami uli sa kabilihan ng ticket papunta ng Hong Kong. Nandito na rin kami sa immigration ng Macau. At yun na nga ang aming bumibili, yung aming tour guide. Siyang bumibili lahat ng ticket. So ayan na nga guys, nakabili na kami at another long pila. So ayan na nga guys, nakasakay na kami ng bus patungo ng Hong Kong. At ayan, nandito na rin kami sa MTR sa wakas guys. Pasadong alas 10 ng gabi guys, nasa MTR kami papunta ng kanya-kanyang destination. Medyo. So ayun lang guys, maraming salamat sa muli, abangan!